Hi guys, today's video ay magre-repair ako ng wedding gown ko guys, kasi yung aking wedding is on Thursday na, so today is Monday. Tapos sabi ko, yung wedding gown ko is kailangan ko siyang i-repair kasi yung dito niya banda is kitang-kita yung ano ko, yung dito ko banda ba. So sabi ko, need ko talaga maglagay ng something na cloth to cover up my arm kasi syempre ang laki. And yung dito ko banda kasi natatakot ako baka yung ibang balat ay lumabas na. Ayan, so naghanap talaga ako ng way para ma-cover yung arm ko. And then meron binili kasi ng asawa ko na ganito guys, na supposed to be is gagamitin ko siya na isapaw ba, pero pangit siyang tingnan guys. Yung wedding gown ko kasi is sleeveless siya, na ganito siya guys, sleeveless. So pwede naman siyang parang off shoulder, kaso yung dito banda sa gilid is makikita yung ibang part. So sabi ko is gagawa ako ng something na makaka-cover sa dito ko banda na pwede ko lang siyang ilagay. So nakita ko to siya, and then ito is hahatiin ko siya guys. Hahatiin ko siya into two para sa right and left na arm ko. So ito is gagawin ko is hatiin ko siya. Hahatiin muna natin yung sa harap. Ito. And then next natin is yung sa ilalim. Hindi ko na sana to siya gamitin guys, pero sabi ko kasi nung tinry ko siyang isuot parang pangit talaga siya, so sabi ko wag na gamitin. Pero naisip ko eh, sabi ko baka may use pa siya to cover my braso. Malalaking braso, lamon kasi ng lamon. Nahirapan ko yun. Ay nako, yung mahaba na part is ilalagay ko siya sa likod. Likod ko banda. So, ganyan na siya. Magawaan na lang ng paraan ba? Para hindi naman siya pangit tingnan kasi nakakahiya. No? Parang nakakatanggal kasi ng confident kapag yung damit mo is hindi ka-comfortable eh. Parang natakot ka tuloy. Sabi ko sa asawa, parang
na-excite ako na parang hindi na lang, parang ayoko na lang magpakasal kasi sabi ko parang ano, yung damit ko kasi is parang hindi ako na-excite magsuot. Diba? Kikita yung braso ko. Edit. Siyempre, pangit din yung mga photos kapag hindi ka komportable sa damit mo. So, ayan. Sabi niya, sila rin naman. Enjoy sa naman. Rusty pie sa list. Tapos ko na itong dalawa, guys. So, ikakabit na natin sa sleeve. So, ayan na siya, guys. Tapos ko na siyang nailagay dyan sa ano, sa shoulder na part. So, ayan siya. Ganyan lang. And then, parang ganyan lang siya. Nag-iisip pa ako kung ilalagay ko ba siya dyan sa gilid o baka pangit na. So, ganyan na lang siya siguro. Ganyan na lang siya siguro, guys. Parang dito lang siya ba? Yung design niya. Ayan. Ayan, so tapos na siya, guys. Natapos ko na siya. Kakatahi yung dalawang sleeve niya. Ayan siya, guys. So may sleeve na. Inakita yung ating kilikili. Ayan siya, guys. So mag beads ako, guys. Lagyan ko siya ng beads kasi may binili ako kahapon na beads. So next, guys, is maglalagay tayo ng beads.
dito hindi na ako maglakay, guys. Over na siya. Sa kanya na. Ayan. So, itahi natin siya, guys, para hindi siya matanggal. Hindi na magdikit. Hindi siya makulog. Kasi nakatahit siya. So, yan yung gawin nyo, guys. If ever na yung mga wedding gowns nyo is uncomfortable kayo, pwede nyo siyang ma-repair, pwede nyo siyang malagyan na para ma-cover up. Katulad sa akin na malalaki yung braso. So, pwede nyo siyang gawa ng paraan. So, titingnan nyo na lang siya muna. Sa akin kasi malaki talaga yung dito ko banda. So, parang confident naman tayo. Kasi wedding day natin yun eh. So, ayan, para-paraan lang din. Ayan, so, end na natin tong video. Thank you guys for watching. Please like and subscribe if you haven't yet. Be good. I love you all, guys. Bye!